Good evening. Matagal-tagal din ako hindi nakapag-vlog. And ngayong araw, nag-prepare ako ng mga brushes ko and yung makeup brush cleaner na i-review natin ngayon, guys. So, eto siya. Hindi ko na patatagalan. Eto yung product na i-review natin. Sorry, may hawak pa akong tissue. So, ayan. Ang epic, guys. So, sobrang tagal nito sa akin. Actually, 1.5 months na to sa akin. And twice ko na din siyang nagamit. So, ayan, no. Yung print niya, nag-iba na yung color. Siguro dahil na dumating din to sa akin, medyo natapon yung product and kumalat siya sa buong bottle. So, ayan, sobrang tagal niya sa akin and hindi ko na nagagalaw. Nag-iba na yung color niya. Dati, white and black lang yung sticker na to. Ngayon, may violet na. So, ayan, guys. So, huwag na natin patagalin. Ay, bago pala ang lahat. So, kung naaalala nyo, niready ko din tong makeup brush cleaner ni Mama Ann Clutes. Ayan. So, ito kasi guys, baka nagtataka kayo bakit magkaiba. So, ito kasi is for deep cleaning and ito is for spot cleaning. So, ito, ginagamit siya kapag madumi yung brushes mo and biglaan yung paggamit mo. So, syempre, hindi mo naman na babasahin, pahuhugasan pa yung mga brushes mo. Kasi patutuyuin mo pa yun kapag gantong klaseng brush cleaner yung ginamit nyo. So, itong makeup brush cleaner na to is most likely ginagamit siya sa mga makeup artist na nagmamadali. And kung ikaw na nagmamadali mag-makeup, okay na okay to. Kasi pag ginamit mo to, spray mo lang, punas mo sa tissue or sa towel, okay ka na. Mabilis na kasi siyang matuyo, guys. So, ito, try na natin. So, nag-ready din ako dito ng mga brushes. Ito yung mga feel ko, sobrang dumi ng mga brushes ko. So, hindi ko na nilahat kasi sobrang dami. So, ayan guys, itry na natin siya. And nag-prepare din ako dito ng towel. Ayoko kasi ng tissue kasi masyado siyang magasto. So, towel na lang tayo guys. And lalabhan ko na lang siya mamaya kasi puti siya. So, baka mag-sting naman siya. So, ayan, ang gagawin siguro natin, shake na natin to. So, ayan. Nabili ko pala to guys, for only 199 pesos sa Shopee. Plus yung shipping fee pa nila. And, ang bilis dumating nito sa akin, guys. 2 days lang, as in. Parang, in order ko siya ng Wednesday morning. And, dumating siya Friday morning. So, di ba 2 days lang? And, so far, yun pa lang yung pinakamabilis kong transaction sa Shopee. So, ayan. Piliin muna siguro natin tong powder brush and spray natin dun sa brush, guys. Pwede nyo i-direct sa tissue or sa towel yung brush cleaner or pwede nyo naman dito and saka nyo ipunas dun sa towel or tissue. Pero ako ang gagawin ko sa brushes ko na lang siya i-diretso. Spray na natin yung product dun sa brush natin. Ayan. Spray lang natin. Okay, tatlo. And saka natin siya ipunas dito sa towel. Ayan, takita ko sa inyo. So, ayan. Saan nakikita nyo, diba? Ayan. Ayan, guys. Oh. Ayan, diba? Nag-transfer na sa towel yung product natin. So, mabilis lang naman siya matanggal. So, ayan. And, yung amoy pala ng product, guys, is ang naaamoy ko sa kanya, ano eh, para siyang yung candy na Chumpy. Alam niyo yun, guys, yung chocolate flavor. Yun yung naaamoy ko sa kanya, ewan ko ba kung bakit. Pero parang ganun, malapit siya sa ganung amoy. And hindi siya yung masakit sa ilong, yun ang bango. Actually, itong scent pala na pinili ko, guys, is yung salted caramel. Meron ata silang 5 na pagpipilian, pero ang pinili ko is yung salted caramel. So, ulitin lang natin kasi nakikita ko meron pang konting product dun sa brush. Ayan, spray lang natin siya. Lapit natin. Ayan. And, punas ulit natin dun sa towel. So, ayan. I think, okay na to. Ayan, satisfied naman ako. So, ayan. And, next is contour brush. Ito, guys. So, ispehan lang natin yung brush. Ayan, saan nakikita nyo, no? Ayan. Spray nyo lang directly dun sa ano. And punasan nyo kung mababasa yung ferrule. Siyempre, pakalat yung spray nung product natin. And, ipunas nyo lang sa towel. Ayan. So, ayan. Ayan, no? Konti na lang yung product na natitira. And, mag-spray na lang ulit tayo. Shake natin kasi bumababa na yung water dun sa
formula ng product. Ayan. And, hunos natin dito sa towel. Actually, na-try ko na to. Nabanggit ko na din kanina pala. Trinay ko na to. And, tissue yung ginamit ko. Aksay sa tissue, guys. Kaya na-realize ko, towel na lang yung gamitin ko. Kasi sobrang ma-aksay na talaga. Kasi yung tissue, minsan nadudurog pa kapag ka sobrang punas mo na. And sa towel, ayan. Ikot-ikot nyo lang kung saan nyo gusto ipahid kapag madumi na yung isang side. So, okay na siguro ako dito, guys. And next, proceed tayo dito sa blush brush. Tama ba? Blush brush ba to? Ay, hindi. Powder brush din pala. Pero ginagamit ko siya as blush brush. Kasi wala namang rule sa pag-makeup, guys. Kung ano yung available yung mga brushes at kung saan nyo siya pwedeng magamit, gamitin nyo. Ayan, guys. Pairhan natin ulit yung product. Yung isa pa. Ayan. Punasan muna natin yung perol para hindi masyado mabasa. And, lipat tayo dito sa isang side ng marinas. Ayan, guys. So, diba? Ang bilis nyo lang matanggal. Ayan, eh. And, yung unang gamit ko dito, na-impress ako kasi sobrang bilis nyo nga lang matanggal. Ayan, oh, diba? Ang bilis lang, guys. Ayan, na malinis na yung brush natin. Ayan. And next is, proceed na tayo dito sa mga eye brushes. Ayan natin siya. And dito din sa kabila kasi gamit na din. Ayan. Oh, diba? Ang bilis lang, guys. Ayan. Kita nyo naman siguro, diba? Ayan. And, itong isa. Ayan, di ba? Nakakatawa, oh. Ang bilis niya lang talaga. Ayan. Ulit-ulitin nyo lang, guys, yung process. Again. Ayan. Spray-spray lang. Ayan. Ayan, oh, di ba? Meron pa rin natira, oh. Grabe, oh. Ang hirap tanggalin, di ba? Like, dun sa blush brush natin, or sa powder brush natin, ang bilis na tanggal yung product. Pero ito, medyo mahirap. So, pag hindi pa kayo satisfied, ulit-ulitin nyo lang, guys. Ayan. I think okay na ako dito, kahit may konting stain pa yung product. Okay na siguro yan. Malinis naman na konti. So, okay, guys. Proceed na tayo sa pinakahuling brush natin. And meron ako ditong foundation brush. And of course, pinagamitan kong product dito is yung liquid foundation ko. Ayan, kaya medyo makapal. And gusto kong ipakita sa inyo, guys, kung ano yung mangyayari kapag ginamitan natin siya ng brush cleaner natin. So, ayan. Mix lang ulit natin. And sprayhan natin siya. Ayan. Damihan natin kasi alam ko, mahirap tanggalin to. Pero gusto ko ipakita sa inyo, guys. Ayan. Ayan, baliktarin natin. So, ayan, guys. Kita nyo ba yan? Ayan. So, meron pa rin akong nakikita ang mga products sa bristles ng brushes. Ayan, nakikita nyo, guys. And, ulit-ulitin lang natin siya. Actually, guys, kaya hinuli ko to kasi gustong ipakita sa inyo kung gano'n siya katagal matanggal. Kasi nga, liquid yung product na ginamit ko. And kapag liquid, mas nanonood siya. Mas nanonood or mas sumisiksik siya dun sa bristles. Kaya, mahirap din siyang tanggalin. Unlike kapag ka mga powder product lang yung ginamit dun sa mga makeup brush nyo. So, ayan. Ito yung struggle ko nung first time kong gamitin yung product na yun. Product na to. Ayan, ang hirap niya. Ito talaga siya kahit madaming product na yung ilagay nyo, guys. Ayan. Ayan. Kahit paliguan nyo na yung product. Actually, kahit deep cleaning, ito pa rin talaga. Dito nagtatagal. Dito ka magtatagal linisin yung brushes mo. Kasi nga, ito yung isa sa mahirap linisin. As in, guys, kahit itong makeup brush cleaner ni Mama Ann, yung gamit ko, ilang ulit mo talaga siyang sasabunin para lang ma-wipe out yung product. Kasi nanonood talaga yung product nyo sa bristles. Kaya, hindi siya basta-basta matatanggal. Ayun, oh. Nakita niyo naman, itong side lang na to, yung pinagamitan ko, or yung product na nandito sa brush na to,
Ayan, ayan, ang dami, oh, diba? So, ayan, at hindi pa natatanggal lahat. Ayan, oh, nakikita nyo. Sana nakikita nyo. Sana napofocus yung camera natin. So, ayan. Hindi ko kasi nakikita kasi yung rear cam yung gamit ko. So, ayan. Punas-punas lang natin. Meron pa din siya, guys. And hindi pa ako satisfied. Lagyan ulit natin yung brush ng product. Ayan. Doon na lang sa area na hindi pa natatanggal yung makeup product. And lipat siguro tayo ng side. Ayan. Ayan, oh, meron pa rin, guys. So, di ba? Kita nyo. Siguro okay na to. Ayan. At least, nabawasan na yung product na nasa brush. Medyo malinis naman na siya, pero may konting area lang dyan na naiiwan pa din yung product. So, ayan, guys. So, pakita natin yung mga brushes natin kanina na madumi. So, ngayon, malinis na siya, guys. So, guys, proceed na tayo dun sa thoughts ko about sa makeup brush cleaner na to. So, first, dun muna tayo sa packaging ng product. Very simple lang, guys, yung packaging ng product. Nakalagay lang dyan yung Moxxi Pro and Professional Makeup Brush Cleaner. Yung description ng product and yung direction niya. So, ang hinahanap ko lang talaga dito, guys, yung expiration date. Ewan ko lang kung dapat ko bang hanapin since makeup brush cleaner lang naman to and hindi naman siya ganun makaka-apekto sa skin natin, diba? So, for the performance naman ng product, kung i-rate ko to from 1 to 5, ang rate ko dito is siguro 4. So, ayun. Kasi, kaya 4 lang. Pagka pigmented kasi yung product, hindi niya agad natatanggal. Nakita niyo naman kanina, ang liit lang ng brush natin, guys. Yung pink yung product na nandun, ayun o, ang hirap niyang tanggalin, di ba? So, siguro nga dahil pigmented yung product, kaya nahirapan siyang magtanggal. Pero, dun naman kasi sa foundation brush, ano naman yun, guys, acceptable. Kasi nga, kahit dito sa makeup brush cleaner, hirap akong tanggalin yung ganong klaseng brush. Kapag yun na yung binilinis ko, hindi ko matanggal agad yung product dun sa brush na yun. So, overall, guys, okay pa rin naman ako sa performance ng product na to. And kung naghahanap kayo ng makeup brush cleaner, pwede ko itong i-recommend sa inyo, guys. Kasi sobrang mura lang niya. And 100 ml na ata. Ito, wala kasi siya nakalagay. Ayun pa pala, guys. Wala nakalagay kung ilang ml yung product. Pero, I remember 100 ml to. Ayan, ang dami na din niya for 199 pesos, diba? And, ayan, 3 times ko na siyang ginagamit, guys. Nung pagdating nito sa akin, bandang dito yung product. Ayan, o. Konti pa lang naman din nababawas kahit 3 times ko na siyang nagamit. So, matipid pa rin siyang gamitin. Ayan. Diba? And, okay na okay siya. Kasi totoo yung sinasabi nila na kapag ginamit nyo itong product na to, good to go ka na. Kasi nga, tuyo na agad yung brush. So, pwede nyo na siyang gamitin ulit. Ayan, mag-makeup-makeup na ulit kayo. Ayun, guys, I think nasabi ko na lahat ng gusto kong sabihin sa product na to. And that's it for today's video. Sana nagustuhan na tong vlog ko for today. And kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe and ilike nyo na din tong video na to. And abangan nyo, guys, yung mga susunod na video natin dahil meron tayong pag-giveaway. So, ayun, see you on my next one. Bye-bye! Ingat kayo, guys!